Good morning! Happy Sunday! It's Sunday once again. So, yung aking anak na bunsong lalaki lumabas na. Nagtatanong na siya ng breakfast. So, bumalik ulit sa kwarto. At yung aking bunsong babae naman ay natulog na. So, and guys, Sunday ngayon, so I hope ay nasa maayos kay lahat na kalagayan. Mamaya guys, samahan nyo ako, magluluto tayo ng ang aking ipiprepare ngayong Sunday sa aking mga anak guys ay garlic shrimp at magmumunggo tayo guys. Pero kasi guys, napakasimple lang namang iluto ng munggo, kaya lang hindi ko pa naipakita sa inyo kung paano ako magmunggo, kaya yon ay ipapakita ko sa inyo. Pero yung ating garlic shrimp ay hindi na siguro, kasi ay nakita nyo na naman kung paano ako yung way ng pagluluto ko noon. So ayan na nga guys, ipapakita ko lang sa inyo, kasi nga yung mga anak ko, yung dalawang babae ko ay work at home nga sila ngayon, so mayat-maya ako sila pinagpiprepare ng pagkain. So sabi nila ay, Mami, nananabana kami. Sabi ganun sa akin. So sabi ko, anong gagawin natin? Syempre, hindi naman pwedeng hindi natin sila ipagpiprepare ng masasarap na pagkain dahil sila nga ay nag-work. So sabi ko, sige, kung siguro ang solution na lang ay mag-exercise tayo uli. So ayan na nga guys, aming inayos ng daddy nila kahapon yung mga pang-exercise na ayan, para sasakay na lang sila, kasi nga yan ay akin munang isinecure para hindi inaalikabok nung time na pumotok ang taal, yung taal ba yun? Yung doon sa Batangas, so maraming ashfall, nasira na yung damit niyan, yung cover niya. So pansamantala nilagyan ko siya ng garbage bag, kasi napakalaki ng garbage bag ko, pasok na pasok siya. So ayan na guys, inihanda na ng kanilang daddy. Ayan, may TV din sa side para hindi sila mainip habang sila ay nag-exercise, siguro nanonood ng movie para malibang sila, matagal-tagal sila sumakay. Ayan, may dumbbell din sila dyan. Actually, meron pa ako mga gadget dun sa kwarto guys na nakapold na pang-exercise din. Kumpleto naman sila ng pang... Kasi dati guys, yung aking dalawa mga anak ay nag-gym talaga sila. Nag-i-enroll talaga sila. Kaso wala na nga ng time, kaya bumili kami ng para dito na lang sa bahay. Nawalan pa rin ng time guys! So ngayon ay unti-unti ko na naman silang ipopokus sa pag-exercise. So mamaya guys, magluluto tayo ng munggo. Slipin muna natin yung ating mga tinanim na tanglad guys. Ganda ng sikat ng araw guys. So eto na ang ating tinanim na sili. Atin ang i-check. So ayan. Good morning! Oh guys, ayan, bumuka na yung kanyang bulaklak. Asa na yung bulaklak? Ayun guys, bubuka na ang kanyang, ayun, ang kanyang bulaklak. Ayan, ang ating sili. Bigyan mo kami ng masaganang bunga. Kasi guys, ay mahilig ang mga anak ko sa sili. Mahilig kami talaga sa sili. So, everyday ay bumibili ako sa palengke. Medyo mahal na rin. Minsan 300 nga ang kilo ng sili dito guys eh. Tapos guys, ito yung aking... Yung nag-iisang natira ko na cactus, kasi 'di ba nilgaluhan nga ako nung bunso kong lalaki ng 40 na perasong succulent. Hindi pa kasi ako marunong nun guys eh. Hindi ko na kung paano siya i-maintain, so siya ay na matay lahat. Pero nagulat ako kasi may natirang isa yan, no. Kaya tuwa ako guys eh, kasi at tas ang dami niyang anak. So tin-transfer ko na siya, inalis ko na siya sa kabila. Kasi tinutuka ng ibon dun eh. So ayan, tapos ito yung ating mga tanglad. Ayan ang ating mga tanglad. Ayan. Oh. So meron akong mangilan-ngilan na nakita na nagda-doubt ako kung siya ay mabubuhay. Pero I hope ay makarecover naman siya. Kasi nasobrahan siya guys ng ano eh, ng babad sa water. Siguro mga ano to,
mga 3 piraso. Pero marami to guys eh. Pero okay lang. Pero I hope maka-recover siya. Kung sakali naman, okay lang naman. At pwede pa naman tayong magtanim ng iba dyan. Madali lang namang mag... ano. Pero ang daming, ayan, mga buhay na sila guys. So, pati yung aking inilagay na orchids doon sa... yan. Hello, Uno! Ay, nako, ang dog ko. So, ayan, guys. Mamaya, guys, balikan ko kayo, ha? Tayo magluluto ng munggo pag na-prepare ko na. Mamaya nang papakita ang mami niyo sa inyo. Before we start cooking munggo, I would like to thank my sponsor to my aprons. So, to my daughter, Miel, salamat anak, thank you so much. May bago na naman ako, apron. So, ngayon ay ito ang magluluto tayo uli guys dahil na-miss ko kayo sa matagal-tagal tayong ginagluto, no, last week pa tayo. So, ito nga, suot na natin para mabinyagan na natin ito. So, actually, ang ipiprepare ko ngayon sa aking mga anak ay garlic shrimp at saka munggo. Kaso ay may lasagna kaming darating. So, mamaya na lang siguro yung shrimp. Hindi ko na rin pakikita sa inyo dahil sa nakakita nyo na naman kung paano ako magluto. So, this is my way to cook munggo, guys. Pasensya na, medyo nagtatanglish tayo kahit hindi tayo, kahit hirap tayo, anak. Kasi nga, meron tayong mga viewers sa ibang countries na nagre-request ng English, please. So, dahil hindi naman talaga tayo masyado nagsasalita ng English, pero although nakakaintindi naman tayo, 99%. 99.1%. Parang radio station, ano. So, yun. Ito po ang ating ingredient. So, hindi ko na ipinakita sa inyo kung paano ko pinalambot ang munggo kasi alam nyo na naman yan. Ito guys ang ating munggo. Ayan. Pinalambot ko na siya. Bakit may orange-orange? Kasi nilagyan ko siya ng chili flakes. Ito. Kaya nag-orange siya. So, yan na yung ating munggo. Dito kasi natin siya lulutuin. And then, wala tayong makitang chicharon, baboy. Dapat may chicharon baboy yan ang pang-toppings eh. Pero hindi rin ako masyadong machicharon. Instant na chicharon ang ginagawa ko, guys. Ito yung ating pang-toppings. Liempo siya. Nanilaga ko muna siya, guys. Tapos ay, syempre, habang nilalaga ko siya, may timpla na siya. So, siya ay ginupit-gupit natin ng maliliit. And then, hindi ko na ipinakita sa inyo, guys, ha. Dito natin siya pinamantikaan. Para at the same time, may flavor yung ating oil. So, dito tayo magigisa. After natin maggisa dito ng sibuyas, bawang natin, giniling, tsaka natin ito transfer doon. So, ito guys. Ang ating nilalahok ay ground pork. Yan guys, kalahating kilo yan guys. Yan ang ating igigisa. Tapos, as usual, marami pa rin tayong garlic and onion. Ganyan talaga yan ang sikreto ng mami niyo kung bakit malasa ang ating lutuin at saka maganda talaga sa katawan natin yan guys. Tapos meron din tayo, syempre hindi mawawala yung ating 2 cubes na pangtimpla, ang ating paminta, ayan, at ang ating magigisa pa rin tayo ng konting chili flakes. Nang sa ganon ay bumango siya. So ayan, tapos guys, dahil kahapon ay nagtinola nga ako, diba? Marami tayong malunggay na inihalo. So this time, sa aking munggo, ang ating gagamitin ay talbos ng kamote. Ayan guys, talbos ng kamote. So, magigisa tayo. Start na tayo magisa guys ha. Alam nyo naman, pag nagisa si Mami, wala na ka-arte-arte. Pagkabukas ng kanal, bumulog na yan. Okay guys, bumulog na natin ito. Sabay-sabay na ha. Magigisa na tayo. Para, yan, dito natin siya igigisa kung saan na napakasarap ng mantika nito kasi ito ay talagang dito natin pinalutong yung ating pang-toppings na liempo. Ano lang siya guys, konti lang naman yon. Siguro 2 mahabang ganun yung liempo ko na yun. Binili ko kahapon sa market. Siya nga pala guys,
Ako pala ay lumabas kahapon kasama ko yung aking anak na lalaki. Sayang hindi ko na i-vlog, no? Dapat na magba-vlog ako, guys, sa ano eh, dun sa car, kung sa kami nagpa-car wash. Kaso ang daming tao, guys, medyo nasyashay ako. Tsaka baka mahiya yung aking bunsong anak na lalaki. So kahapon nga, umalis kami, guys, kasi nga ay magba-birthday kasi ako, guys. So dahil magba-birthday ako, binigyan ko, instead na ang regalo ko na lang sa sarili ko ay binigay ko sa aming mga car. So pinagawan ko sila ng seat cover kahapon, kaya lumabas kami. Lumabas kami mag-ina, yung anak kong lalaki. At ako ay nagpa-customize na ng dalawang seat cover ng aming kotse. So sayang, hindi ko kayo na, ano, nakapuspit pa naman ng mami nyo kahapon. Kahit na mahigpit. So, eto na nga, guys. Kahapon nga, sabi ng aking dalawang anak, Mami, nananabana nga daw talaga sila. Mabigat na daw yung likod nila. Kaya kasi, anong magagawa natin? Hindi naman pwedeng hindi natin sila ipaghahanda ng pagkain. So, ayun nga, inihanda ng daddy nila yung kanilang pang-exercise. Para mag-start na sila, at least kahit na 300 calories ay mabawas everyday, di malaking bagay, di ba? So, ayan guys, bumabango na. Lagyan natin ng chili flakes uli, guys, para mas, ano pa siya, yan. Para mabumango. Ito yung mga herbs na binili sa akin ng anak ko, nung umorder siya ng sushi kay Ebes. Ayan, so ang bango-bango lang niya, pwede na natin ilagay ang ating ground pork. Actually, napakasimple lutuin lang ng munggo. Everyday ako nagluluto talaga, guys. Everyday. Kaya lang, syempre, pagka yung alam ko naman na ordinary na lang at naipakita ko na sa inyo yung niluluto ko, ay hindi ko na kayo sinasama uli. Para hindi masayang ang oras nyo. Syempre, sa tagal-tagal ba naman natin sa kusina, hindi maring hindi tayo mauubusan din ng ating hihahandang pagkain. Kaya paminsan talagang napapauli tayo ng putahe. So pagka, ayun guys, nilagay ko na yung ground pork natin. Aside dun sa ating pang-toppings na liyempo, ito yung ating, hihahalo sa ating munggo. Bumili din ako kahapon ng ampalaya. So pwede na natin siyang lagyan, guys, ng paminta. Hindi ko akalain na marami pala akong viewers sa iba-ibang countries. Kaya sa lahat po, to all my viewers, thank you very much for your support. And I hope every day ay nai-enjoy kayo sa panonood sa aking mga vlog. So hindi ako sure kung sila ay mga Pilipino din. Pero kasi merong mga nagme-message ng English, please, malamang sila ay mga foreigner. So, paki-explain nyo na lang po sa kanila yung aking mga sinasabi. At nagpapasalamat naman po ako at kahit ako hindi nila naiintindihan ay pinanonood nila. Maraming salamat sa inyo, guys. Tayo ay 1,100 plus na po. Kaya po, patuloy po akong nananawagan sa lahat ng aking mga sa lahat ng mga nanonood sa vlog ko, mag-subscribe din po kayo, please. Para naman po, lalong ma-inspire ang mami nyo sa paghahanda ng mga content para sa inyo. Actually, mamaya guys, ay after dito siguro sa hapon, ay meron ulit akong isang itetake. Para sa inyo po ulit yun. So, salamat po ulit sa inyong lahat. So, ito na nga, guys. Kailangan lang talaga, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, at nating mamadaliin ang pagbibisa. Talagang kailangan, ibibisa nating maigi para lumabas ng gusto yung kanyang flavor. Yan. Ito na nga, guys. Sinusubukan ko na nga uling mag-start mag-garden-garden dito na lang sa bahay namin, hindi na doon sa parking, para mas naalagaan ko. Kasi doon sa kabila, guys, ang daming ibon. Kung iba, i-nenet ko naman siya, napakalaki nung space. So, sabi ko, dito na lang ako pa. Kasi pagka nagtatanim ako, nagtatalbos pa lang, tinutukanan nila eh.
O yan, higisa natin siya mabuti. Higisa-higisa. Saka natin siya itatransfer dito. Tapos, pakukuluin lang natin yan, presto. Pagkahulog ng ating talbos ay meron na tayong binisang munggo. Matagal-tagal din ako hindi nakapag-isa ng munggo, guys. Kaya pa ba ako nag-isa? Basta matagal-tagal na. Kahapon ay nagtinola ko. Tapos, nag-adobo naman yung aking anak na lalaki ng chicken wings. Yun ang aming kinain ka ako, dinulang. So, ito na guys, pwede na siya. Atin na siya ita-transfer. Papatayin muna natin. Buksan na natin itong kabilang talan. Ita-transfer na natin siya dito guys. Kain muna natin. Yan. So, transfer na natin siya. Dito natin siya pakukuluin. Para mas marami tayong mailagay. Matubigan natin itong kawali natin. At sayang. Yan, ugasan natin. Ganyan talaga ang mami nyo eh. Mahilig akong manimot. Kaya nga ako tumaba ng ganito guys eh, kasi nung mga bata-bata pa yung mga anak ko ay lahat ng tira-tira nila ako umuubos. So ayun na guys, ang ating munggo. Papakuluin lang natin yan. Uhulog na natin ang ating talbos. Pwede na natin siyang timplahan guys. Dagdagan natin ng paminta. Tapos ilagay na natin ang ating cubes. Yan. 4 cubes yan guys ha. Pag ang ano, minsan hinahalo ko dito guys daw ng ampalaya. Tapos ang cubes ko ay, pag may hipon siya, syempre hipon din ang cubes mo. Kaso ground pork ang gamit natin. Kaya pork din ang ating cubes. Yan. Siyempre, hindi mawawala sa atin ang patis. Kasi yan ang ating pantimpla. Wala pa kasi pong timpla guys eh. So, atin na siyang papatisan. Yan. Ganyan lang muna. Pag kumulo na yan, ating titikman kung tama na yung alat. So, atin muna siyang tatakpan guys ha, para nang sa ganun ay mabilis siya kumulo. Yan. Ayan na guys, nakulo na siya guys. Ayan. Kulong-kulo na siya. So, atin na siyang titikman. Kasi mga 5 minutes na ata ito o 2 minutes na nakulo. So, ating titikman kung tama na siya sa alat. Yes. Ang sarap! Super yummy! So, yun na guys. Lalagay na natin ang ating talbos ng kabote. Kasi ito ay mabilis lang tumaluto guys eh. Yan. Lalagay na natin siya. Huwag tayong magsasawang mag-isip guys na masusustansya yung pakakain natin sa ating mga anak. Kaya tuloy ang mga anak ko ay sumobran lusog. So yun guys, ang ating
ang ating talbos ay atin ang inihulog, so atin siyang ilulubog para maluto na siya, kasi iniwasan nating masyadong maiga ang sabaw kasi hindi naman siya talagang masabaw yan, no? So yan, yan ang ating munggo, guys. Hindi na nga ako nakapagprito ng isda, guys, eh, kasi may adobo pa dun, eh. So ayan, I hope, guys, ay na-enjoy kayo ulit sa ating pagluluto. At lagi po tayong mag-iingat. Mag-iingat po tayo lagi, guys, ha? Para lagi po tayong safe sa virus na lumalaganap. At maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. At makakaasa po kayo na habang tumatagal, tayo ay mag-iisip pa ng maraming content. Lahat ng content, guys, ay isusubukan nating daanan. Susubukan din nating maging reporter, guys. Ay, nakalimutan ko na naman. Well, sorry, guys, ha, lagi ko nakakalimutan. Anyway, ano naman ito, eh, pang sarili lang. So, ayan. Di, okay na yun, guys, kasi dapat hindi labog ang ating talbos para yung kanyang sustansya ay ano. And then, ito yung ating pinali. Ganito si mami nyo. So, lalagyan na natin siya ng toppings, guys. Yan. Yan ang ating pangibabaw. Yan po. Ayan, guys. So, mag-a-add pa yan ng another flavor dyan sa ating munggo. Yan. Tapos itong pinaka-ano niya ay ating hugasan kasi naku, ang linamnam ng oil niyan, guys, eh. So, ayan. Ganyan magmunggo ang mami nyo. Kung nagustuhan nyo yan, try nyo po. At talaga namang magugustuhan nyo. So, until the next video, guys. Bye!